Magandang gabi po ulit mga kapatid. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating pong theme song. Tayo po yumuko sa ating panalangin. Dakila namin Diyos, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa isang pagkakataon naman muli na kami po ay makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong pong banal na spirito ang sumamin. Nang sa gayon ay maintindihan namin ang lahat ng mga mensahe na nais niyong iparating sa bawat isa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen.
Ayan. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Nako, mukhang sila naman ay nagka-diabetes na ata kasi kahapon ang topic natin diabetes. Ano po sabi doon? Ang diabetes daw po isang sintomas na ay palaging pagod. Nako, muli po babatiin ko kayo. Maligayang gabi, mga kapatid. Ah, talagang ano, medyo inaantok pa sila. Good evening! Ayan, good evening. Sige po, pwede po ba akong magtanong? Kasi may nakita po ko dito, yung iba po talagang umaatenda. Yung iba naman po ay baguhan pa lamang po sa pag-attend. Ano po? At wina-welcome po namin kayo ng buong-buong puso. Ngunit pwede po ba akong magtanong sa inyo? Kapag daw po tayo ay possible sa atin pong pagiging acidic, ano daw po yung kailangan nating posisyon sa pagtulog? Saang bandang posisyon po? Kaliwa ba? Kaliwa. Dahil bakit po? Pag kanan, tayo po ay masasakit yung tiyan. Sino po ang nakatry ng matulog ng sa kaliwa? Kamusta po na yung experience po kapag kaliwa ang ginamit pong posisyon? Masarap huminga. Masarap huminga. Ayan. At sa diabetes naman po. Sige po. Ano daw po bukod sa kanin ang mataas sa sugar? Ano po? Bukod sa kanin, ang mataas sa sugar. Favorite po itong kasama kapag lalo na kapag chicken yung ulam, pag may handaan. Anong inumin daw po iyon na talagang mataas naman po talaga sa sugar? Ano po yun? Soft drinks, Coke. Ayan. Maraming salamat. Naniniwala na po kung lahat po tayo ay nakikinig po. At nagpapasalamat po ako sa inyo pong kooperasyon. Ngayon po, ang atin pong topic ay sisimulan ko po sa isang test. Sister, test. Hindi ata ako nag-review na. Huwag po kayong mag-alala. Ang atin pong pundasyon dito ay ang ating kamay. Nasaan po ang mga kamay? Ayan. Sige po, pakitaas ng mga kamay. Ngayon po, itry nyo po siyang iganto. Tapos ganun. Higpitan nyo po. Yung kaya nyong higpit pa. Yung kaya pang higpit pa. Ayan. Sige. Yung kabila naman, try po natin. Asan po yung mga kamay? Ayan, pakigalaw-galaw po ng mga kamay, nasaan? Nako, wala pa naman po napuputulan ng kamay. Wala naman. Sige po, patingin ako. Okay, curve po natin. 1, 2, 3. Higpit pa. Sige, okay, thank you po. Sino po sa inyo ang nahirapan sa exercise po natin? Wala? Wala po ba? Sino ang nahirapan na higpitan pa yung kapit niya? Meron po ba? Ang hirap higpitan? Meron po ba? Ayan, meron. Meron po doon. Ayan. At welcome po. Dahil ang atin pong topic ay maaari pong makarelate ang iba. Maaari din naman pong hindi pa po makarelate ang iba. Pero kung kayo ay may kakilalang nahihirapan, ano? Pwede po natin itong ibahagi sa kanila. Ang atin pong topic ay patungkol po sa arthritis. Nako, sister, mukhang majajudge ako dito. Mukhang edad ata basihan dito sa topic na to. Ngayon po, aalamin natin kung talaga po bang edad ang basihan dito po sa topic na ito. Sabi po dito, ito pong sakit na ito ay isang autoimmune disorder. Kapag po sinabing autoimmune, mga kapatid, ang sanhi po nito ay hindi po nalalaman. Ano po? Kumbaga idiopathic, makikita po natin dyan. Kapag po ito, ang immune system po natin yung tumutulong para po hindi tayo magkasakit, para po kapag may ubo tayo o kaya naman po may allergy tayo, matutulungan po tayo ng katawan natin na gumaling. Ang problema po sa sakit na ito, mismong immune system po natin ang siyang sumisira sa kapwa niya po immune system. Okay po? Ito po ang tinatawag natin na rayuma. Sino po ang nagsasabi dito may rayuma siya? Wala? Ay, talaga. Ay, meron po. Meron. May tumataas dito. Mukhang proud po si nanay. At kayang-kaya naman po ano, kahit ni rayuma. Ngayon po, aalamin natin kung yung paniniwala po ba natin sa rayuma ay tama. Ano po? Kasi minsan, pag sinabing arthritis, rayuma agad. Di ba po? O kaya naman, pag may sakit sa kasukasuan, rayuma agad ang sinasabi. Hindi po ba? Sabi po dito, sino daw po ang posibleng makaranas? Mga kapatid, hindi po to patandaan. Nasa edad po ano, 20 to 40 pa lang, pwede na pong maka-experience ng gantong sakit. At sino po ang madalas na makakaranas ng ganito? Anong gender daw po?
babae. At nakikita ko pong marami po dito kababaihan. Ano po? At sabi po dito, ang sanhi po nito ay hindi po talaga ganun nalalaman. Hindi ko na po babanggitin yung sanhi kasi hindi po talaga kahit po anong research, hindi pa po totally conducted na meron pong na-prove o napatunayan na ang kahit ano pong mga bagay ay nagiging sanhi po ng atin pong rayuma. Ano po? Sino po sa inyo ang naniniwala noon na ang rayuma kapag gamit ka ng gamit ng kamay? Alam niyo po yun? Ay kapatid, kasi ako masipag ako kaya nirarayuma na ako. Sino po ang naniniwala noon dati? Kapag rayuma daw, kasi gamit na gamit yung mga kamay, paa, tuhod, ano pa po? Ayan, wala naman po? Ayan, mabuti naman po kung wala. At ano po naapektuhan dito? Yung mga maliit po nating kasukasuan. Ang pag-uusapan po natin dito, eto po. Nakikita niyo po ba to? Ayan. Sino po ang mahilig magpalagutok ng buto? Ngayon, good news! Good news! Hindi po nagiging sanhi ang pagpapalagutok ng buto sa atin pong rayuma. Okay? Good news! Bad news, huwag po nating araw-arawin. Ano po? Kasi hindi rin po maganda sa ating buto. Okay? At ano po yung mga risk factors? Kung kanina meron po tayong 20 to 40 years old, alam niyo po, at risk pa din po ang ating 50 years old. Pag sinabi pong at risk, hindi po ibig sabihin magkakaroon ka na. Okay po? Pag sinabi pong at risk, mataas yung posibilidad na magkaroon ka. Okay po? Na mag-develop ka ng gantong sakit. Sabi po dito, 50 years old, ano daw po ang diet? Mahilig sa mataas na pagkain ng asin, matamis o sugar, at red meat, tsaka po iron. Alam niyo po, medyo natamaan ako dito kasi lately sabi ko, paano na to, nagfe-ferrous na ako. Ayan, medyo nahihilo-hilo na rin po. Kaya sabi ko, paano to, nagfe-ferrous na ako. Ano po yung mga sintomas? Una, hirap po kayong buksan yung parehong kamay nyo sa umaga. Hindi lang po kamay. Minsan po, hindi kayo makamove kasi masakit. Kahit po paa, ang hirap pong gamitin. Pero usually po kasi na nagagamit po dito ay kamay. Alam niyo po yung parang hindi niyo po siya maganon na? Ayan, may ganon pong sitwasyon. Minsan hindi mo na maganon. Kahit ganon lang hindi, ang hirap po lalo na kapag umaga. Ano pa po? Mahigit isa o hanggang tatlong oras na pananakit. Ano po? Clarify ko lang po pala sa number one. Bakit nagkakaroon ng parang stiffness? Bakit parang hindi magalaw? Kasi po, nagstay lang po siya sa isang posisyon. Pag po tayo ay tulog, di ba po, hindi naman po, kahit po malikot tayo, yung kamay naman natin, hindi naman siya nag-aganon, di ba po? Hindi naman po siya nagkakalikot ng kahit anong phone, di ba po? Kaya po, pag umaga, minsan nang ihirap ibukas, kasi po, hindi po siya ganun na exercise. Hindi po siya ganun na gamit, kumbaga, ng tama. At meron din po itong pamamaga. Meron din pong pag-iiba ng itsura ng kamay. Mamaya po, makikita po natin, anong itsura ba ng rayuma? Dito po, tutumpok po tayo kung talaga pong may rayuma tayo, ano? At meron din pong panghihina. Meron din pong pagkawala ng gana kumain. Bakit? Bakit wala na, ano pong epekto? Kasi po, mahirap nang gumamit ng kutsara. Mahirap magkamay. Paano po kakain, di ba po? Nakakatamad kumain pag yung kamay mo na pangkain, hindi po magamit pangkain, hindi po ba? Kaya naman po, yung iba din po nagkakaroon ng low-grade fever na usually hapon, ano po? Ayan. Sino po ang may ganitong kamay? Ayan na po ang picture. Sino po ang may ganito? Ayan. Nakikita niyo po ba yung index finger, nakaganon? Ay, hindi ko magawa kasi wala naman po ako ano. Pero ganyan po yan, yung picture niyan. Ayan. Isa pa po. Bakit po ano nangyayari? Alam niyo po yung ano, litid. Alam niyo po ba yung litid na term? Hindi po kasi ako magaling sa Tagalog, pero sinerge ko po ito, litid po yung term. Kung isipin niyo po, kapag po healthy bones, eto pa lang po tayo, di ba po? Alam niyo po yung litid, tumutulong po yun para yung atin pong mga kamay, kahit po ginagano natin, binebend-bend natin, ginaganto natin, hindi po masakit, di ba? Kasi kapag ang buto nagkaskasan, masakit, hindi po ba? Kahit nga po ang styro, pag nagkaskasan, masakit po sa tenga, hindi po ba? Ganon din po sa ating buto. Pero dito po, kapag po may ano po kayo, rayuma, ang nangyayari po sa buto niyo ay ganito. Ito po, itong thumb nyo, na ganun, palabas. Tapos ito po, ayan, yung mga joints na dito, yung mga joints na yan, mga kasukasuan na yan, lumiliit po, numinipis yung mga litid. Kaya po, nagkakaroon po ng pag-iiba ng postura ng kamay. Ano po? So, yan po ay late stage ng rayuma. Ayan, yan po yun. Paano iwasan ng komplikasyon?
Paano ba? Ito po ay medyo nagiging kaugalian po nating mga Pilipino. Kapag sumasakit, okay lang yan. Kahit isang taon, dalawang taon, okay lang yan. Parte ng pagtanda yan. Di ba po? Minsan, ganun po yung sitwasyon natin. Kasi tumatanda na ako, normal na yan. Ano po? Pero alam niyo po ba na may solusyon po dyan para hindi po maging ganito yung kamay ninyo? Kailangan po nating magpakonsulta. Tanungin po natin, ano po nangyayari sa atin? Maaari pong makatulong ang atin pong doktor. At huwag po tayong masanay na uminom ng pampaalis ng sakit ng kasukasuan. Di ba po pag masakit, iniisip natin, inom ka lang ng alaksan, ng ano pa yun, naproxen ba yun? Minsan ganun po iniinom. Pero alam niyo po mga kapatid, huwag po nating ugaliin na uminom nun. Bakit po? Bukod sa hindi po ito makakatulong, pwede pa po nitong masira ang atin pong bato, ang ating puso. Ano po? Kaya po, maging maingat po tayo sa atin pong medikasyon na ginagamit. Ano po? Ayan, maaari ba itong mawala? Bad news mga kapatid, hindi po ito mawawala. Hindi na po ito mawawala. Pero, mga kapatid, good news, pwede po nating makontrol yung sintomas na atin pong mararanasan. Sa paanong paraan, sister? Una, iwasan ng sobrang paggamit ng naapektuhang parte ng katawan. Kung ito po ang masakit sa inyo, limitahan niyo po yung paggamit. Kung kayo po ay masipag maghugas, ay hayaan niyo po man ang anak niyo, asawa po ninyo, ang maghugas naman po kahit minsan. Ano po, huwag niyo pong ariin na sa inyo lahat ng gawain, lalo na po kung may nararamdaman na kayo. Pangalawa, gentle yoga. Kahit konting lakad lang, sa kapitbahay, makipagkwentuhan ka, okay na po yun. O kaya naman, ano ka, upo, tayo, okay lang po iyon. O kaya sa kamay, kung pwede po, ganun-ganun ninyo lang po sa umaga, okay na po yan. Yung ganun-ganun sa umaga, okay na po yan. At magpahinga. Alam niyo po kung bakit? Kapag po may rayuma po tayo, buong katawan po natin apektado. Ano po, mahirap yan. Tapos, eto po, tinatanong to palagi, gumamit ng ice or cold compress. Malamig ang pwede po kapag sa mismong parte po ng katawan at namamaga. Okay po? Pero kapag namamaga po ang inyo pong parte ng katawan, huwag po kayong gagamit ng, ano po? Ng mainit. Okay? Pero pag gising sa umaga, ito po ang pinaka-effective kapag medyo talaga namang naninigas po yung mga ano po ninyo, no, yung mga kasukasuan. Gamitin niyo po yung paliligo ng maligamgam. Buong katawan po ito. Ano po, kung hindi po kaya ng buong katawan, kahit po yung mismong place lang po o yung parte lang ng katawan nyo, inyo pong nararanasan. Ano? Basta po, kapag po naninigas, ano pong gagamitin natin? Malamig o mainit? Mainit. Kapag po may muscle spasm na nanakit, ano pong gagamitin? Malamig o mainit? Malamig. Ano po? Pwede nyo pong picturean yan. Ngayon po, yun lamang po. Bakit po? Nakita nyo po kanina, may question mark. Bakit po? Marami pong uri ng arthritis. At bukas, iniimbitahan ko po kayo. Kung gusto nyong malaman, kung wala po kayong rayuma, baka yung susunod na arthritis, medyo makarelate po tayo. Ano po? Kasi napakarami pong uri ng arthritis. Pero, iisa-isahin po natin. Ano po? Pero bukas, tatapusin po natin ang topic ng arthritis. At nawa, mga kapatid, sabi nga po dito, basahin po natin. 1 Corinto 9 verse 26, basahin po natin sabay-sabay. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya na nagsasapalaran. Sa ganito din, ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Kaya po nawa yung body parts po natin, no, yung mga kasukasuan natin, paa, kamay natin, magamit po natin sa ikagiginhawa po natin. Ano po, hindi po yung sa ikakasasakit pa po natin. Muli po ay maraming salamat po sa pakikinig ng bawat isa.
ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laking laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magtiling, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laking laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pangman. Kahit kailan di ka nagkulang, inibig mo ako noon pangman.
test. Okay. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Inuulit ko po. Magandang gabi po sa ating lahat. Naalala po ba natin kung ano yung tema ng ating pag-aaral? Ano po ang tema ng ating pag-aaral? Regalo ng pag-asa. Ngayon po ay nasa ikatlong gabi na tayo ng ating pag-aaral, ano? Sino po ang nakakaalala ng ating unang topic, kung ano pong title niya? Baliw! Ano po ang ating pinag-aralan? Ang Biblia. Yung pangalawang gabi naman po, ano po yung title? Pagpili. Okay? Ano po yung pinag-aralan natin sa pagpili? Ang kasalanan. Very good. Ang pinagmulan ng kasalanan. Para naman po sa gabing ito, kinakagalak ko po na kayo ay bumalik para sa ating muling pag-aaral. Ang topic po natin sa gabing ito ay pagtubos o ang kaligtasan. Yan. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay yumuko para sa ating panalangin. Tayo po yung manalangin. Panginoong Jesus, ako po ay dumudulog sa inyo sa gabing ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay ipadala niyo sa amin ang banal na Espiritu Santo nang sa gayon. Maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa mensahe ng pagtubos, Panginoon. At na kayo po sana ang siyang maging bida sa gabing ito, Panginoon, at nawa mas maintindihan namin ang iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po natin, pagtubos, at ang pag-uusapan natin ay ang kaligtasan. Ipagpalagay po natin na tayo ay nagpa-check up sa doktor. Ano po? At nung nagpa-check up tayo sa doktor, ito ang sinabi ng doktor. Ano po? Sinabi niya na, Mr. or Mrs., ma'am, sir, meron po kaming natagpuan sa inyong tagiliran na malignant tumor. Narinig niyo na po ba yung malignant tumor? Okay? Sabi ng doktor, ito pong malignant tumor ay malala na po. Ito po ay mabilis kumalat. At kung hindi po natin maagapan, maaari niyo po itong ikamatay. Kung maririnig niyo po itong sinabi ng doktor, ito po ba ay good news o bad news? Bad news. Alam niyo, ayokong mapakinggan yung ganitong balita. Ano po? Sabi dito, okay? Paano kung ito ang sinabi sa inyo ng doktor na meron kang malignant tumor na kapag di naagapan ay ikamamatay mo? Pero sinabi niya rin sa iyo na ngayon, kahit pa meron kang malignant tumor sa iyong tagiliran, meron na kaming operasyon. At ang operasyon na to ay hindi kamahalan. Okay? Very cheap, sabi nga sa English. At after matanggal yung tumor, safe na po kayo. Ngayon, ito po ba ay good news or bad news? Na meron ng lunas. Ito ay good news or bad news? Kahit pa meron kang malignant tumor o kung meron kang sakit, kung meron namang lunas, mga minamahal, ito'y good news. It's such a good news. Ngayon, sa ating Biblia, meron din po tayong good news at bad news. Ano po? Unahin muna natin ang bad news. Kagabi, pinag-aralan natin ang pinagmulan ng kasalanan, na ang kasalanan ay nagmula sa nilalang ng Diyos na isang anghel na nagngangalang Lucifer. At ang kasalanan at ang kasamaan sa mundo ay nagmula sa maling pagpili ng ating unang magulang. At ang mga nakikita nating kahirapan, kagutuman, ay sanhi rin ng ating mga maling pagpili. Sinasabi sa ating Biblia, sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, tanong ko po sa inyo, ano? Taas po ang kamay ng nagkasala na. Ay taas po ang kamay na nagkasala na. Kung hindi po kayo nagtaas, nagkakasala ulit kayo at kayo'y nagsisinungaling po. Ano? So baba na po natin. Sinasabi dito sa banal na kasulatan na lahat tayo ay nagkasala na. Lahat, pari, pastor, lalaki, babae, lahat nagkasala na. At brother, kung lahat naman tayo ay nagkasala na, ano naman ngayon? Sinasabi sa ating banal na kasulatan na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinabi ng ating Panginoon na lahat na nagkasala ay may kamatayan. Sa English, the wages of sin is death. Sinasabi rin sa ating banal na kasulatan
na ang Diyos ay matuwid. Sa English, God is just. At sapagkat ang Diyos ay matuwid, hindi niya lang pwede basta palampasin ang ating kalapastanganan. Halimbawa, kung meron kayong mga anak, ano pong mga magulang, isipin niyo na lang na hindi ko naman ito gagawin, pero isipin niyo na lang na yung inyong anak ay aking sasaktan. Okay? Aking sigurong susuntukin. Ano? At nagsumbong sa inyo yung anak niyo. Tapos sinumbong niyo ako kay kapitan. At sabi ni kapitan sa inyo, ay misis, hayaan na lang natin yung ginawa niya. Si brother naman ay laging nagpapapiding program, laging nagwawalis sa kalsada. Hayaan na lang natin yung ginawa niya sa anak mo. Kapag ayun ang sinabi ni kapitan, ibig sabihin siya isang corrupt na opisyal. Sapagkat alam natin sa batas ng tao, ang bawat paglabag ay may ukol na kaparusahan. Sabi sa Mateo 12:36, subalit, sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Ngayon po ay gabi na, ano? Pero subukan natin alalahanin ang mga bagay na sinambit natin ngayong araw. Ano po yung mga salita na lumabas sa ating labi ngayong araw? Ito po ba yung mga bagay na maganda? O ito po ba yung mga bagay na marurumi at puno ng mura? Hindi lang po yun. Isipin natin ang mga bagay na binigkas natin sa ating buong buhay. Yung mga pinakamasasakit na bagay na ating sinambit laban sa ating mga kapwa. Sinasabi ng Panginoon, bawat, ibig sabihin lahat, bawat isa ng iyong binanggit, iyong binigkas sa iyong buhay, lahat yan ay pagbabayaran at pananagutan natin sa harap ng Panginoon. Sabi pa dito, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Mga minamahal, hindi lang basta ang binigkas natin ang titignan ng Diyos. Titignan rin ng Diyos ang mga bagay na ating ginawa, ito'y maging mabuti o masama. Isipin na lang natin, ano ba yung mga bagay na ginawa natin sa sangbuong linggo? Ito bang mga bagay na ito ay kabutihan? Meron ba tayong taong pinagsamantalahan? Nung meron tayong kakayanan na tumulong, tayo ba ay tumalikod sa ating kapwa? Ito bang mga ginawa natin ay puno ng kabutihan o puro kasamaan? Sa buong buhay natin, marami tayong nagawang mga bagay na hindi kaaya-aya. Marami tayong bagay na ginawa na mga nakakahiya na ayaw nating aminin sa ating kapwa. Marami tayong mga nagawang maling desisyon. At sinasabi sa atin ng Panginoon na lahat ng ginawa mo sa iyong buhay, hindi lang ang iyong sinabi, lahat ng iyong ginawa, pagdating mo sa kanyang harapan, lahat yan ay dadaan sa paghuhukom. Sabi naman sa Roma 2:16, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi lang ang ating binigkas, hindi lang ang ating sinabi, hindi lang ang ating mga ginawa, pati ang ating mga lihim at ang mga bagay na ating inisip. Lahat yan ay dadaan sa paglilitis ng Panginoon. Ano ang mga bagay na dumadaloy sa ating isipan? Ipagpalagay natin na malalagyan tayo ng microchip sa ating utak sa panahon ngayon. Okay? Tapos lahat ng iniisip mo, ipa-flash natin sa projector. Ang makikita ba namin sa iyong isip ay bagay na mga malilinis, bagay na marurumi? Ano ang makikita natin sa ating isipan? Sinasabi sa Biblia, okay? Sino man ang tao, sino man ang lalaki o babae na titingin sa kanyang kapwa na may pagnanasang kalaswaan, siya ay nagkukumit ng kalaswaan o adultery sa kanyang pag-iisip. Ano ang ating iniisip? Pag chinek ba natin ang ating mga cellphone, ano ang ating matatagpuan? Mga mabubuting bagay ba? O meron tayong mga tinatago na hindi kaaya-aya? Meron yung isang pastor na nagtanong, pastor, kasalanan bang tumingin sa mga magagandang babae? Yan ang nagtanong sa pastor, ano? Kasalanan bang tumingin sa mga gandang babae? Sabi ng pastor, hindi kasalanan ang tumingin. Pero kung tumulo ang laway mo, magbago ka na kapatid. Yan ang sabi niya, ano? Mga minamahal, ano ang lumalabas sa ating puso't isipan? Sinasabi ng Panginoon, lahat ng iyong sinabi, lahat ng iyong ginawa, lahat ng iyong inisip,
Lahat yan dadaan sa paghuhukom. Gamitan natin ng simpleng calculator, mga minamahal. Okay? Sabihin na lang natin na mabuti kang tao. Ano po? At mabuti kang tao at sabihin natin na dalawang beses ka lang sa isang araw nagkakasala. Ano, napakabuti mo kung dalawa ka lang sa isang araw. Ako minsan, nampas ng 100. Ano, kung alam niyo lang kung ano yung iniisip ko minsan, naku, marami sigurong namatay kung ginawa ko lang. Ano po? Dalawang beses sa isang araw, ipagpalagay natin. Ilan ng araw sa isang taon? 365. Meron tayong, times 2. Meron tayong 730. Pagdating ng dulo ng panahon, pagdating ng New Year, pagdulo ng taon, meron tayong 730 kung mabuti tayong tao. Pagpalagay natin na mabuhay ka ng 30 years. Times natin, 30 years times 730. Sa dulo ng ating listahan, sa tindahan, meron tayong 21,900 na kasalanan. Yan lamang, mga minamahal, ay kung dalawang beses ka nagkakasala at sa loob ng 30 taon. Paano kung bibilangin natin lahat ng ating pagkakasala magmula nung tayo'y maliit hanggang sa tayo'y tumanda? Paano kung di lang tayo namuhay ng 30 years, mamuhay tayo ng 40, 50, 60, even 70 years? Gaano karami ang utang natin sa Panginoon? Ako, mga minamahal ko, hindi lang siguro 1,000 ang nagawa kong mali. Hindi lang siguro 1,000 ang inisip kong masama. At bata pa ako, 23 years old. At alam ko, marami pa akong magagawang pagkakamali. Mga minamahal, dito natin makikita, lahat-lahat ng iyong ginawa, nakalista sa aklat sa langit. Lahat ng ating ginawa, ni isa, okay? Ni isa, walang makakalampas sa paghuhukom. Dito natin makikita, mga minamahal, na ni isa sa atin ay walang mabuti. Ito ang tunay na kalagayan ng tao. Lahat tayo ay lubog at lugmok at naliligo sa kasalanan. Kung ito ang ating sitwasyon, sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay nagkasala. Hindi lang basta nagkasala, maraming pagkakasala ang ating ginawa. At ang sinasabi ng Biblia, the wages of sin is death. Kung ito ang ating sitwasyon, ito po ba ay good news o bad news? Mga minamahal, ito'y isang malaking bad news para sa atin. Sapagkat, sabi nga, God will judge every idle word that men shall speak, every work and every thought. Naranasan niyo na ba ang humarap sa inyong magulang na nahuli ka na may ginawa kang kalokohan? Naranasan niyo na ba yan? Na bago ka papagalitan, alam mo na kaagad kung ano ang mangyayari. Ang minamahal, gusto ko sabihin sa lahat ng nakakarinig ng mensahe na ito ngayon. Lahat ng tao sa dulo ng panahon ay haharap sa ating Panginoon. Lahat tayo, walang exemption, lahat tayo tatayo sa kanyang harapan. Ngayon, matanong ko po, tayo at ako, ano ang estado natin sa harapan ng Panginoon? Kamusta ang estado natin sa harapan niya? Sinasabi sa mga awit, sa Psalms 11:7, sapagkat ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi rin sa Exodo 34:6, ang Panginoon, hindi lamang siya matuwid, ang Panginoon ay isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Sinasabi sa Exodo na ang Diyos ay merciful sa English. Sa Pedro, ito ang sinasabi, 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, sa kanyang nagaya na kabagalan na itinuturing ng iba, kundi matiyaga siya sa inyo. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ayaw ng Panginoon na isa sa atin ay mapahamak. Sa unang one, ito rin ang binabanggit, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, ang ating Panginoon, siya ay matuwid. At sapagkat siya ay matuwid, hindi niya pwedeng palampasin ang ating mga ginagawa. Sinasabi rin na ang Diyos ay maawain. Siya ay lumuluha kapag tayo ay nagkakasala. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. At higit sa lahat, mga minamahal ko, ang ating Panginoon, siya ay Diyos ng pag-ibig. Mahal na mahal tayo ng Panginoon kahit pa tayo ay makasalanan. Inuulit ko, mahal na mahal tayo ng Panginoon kahit ang dami nating utang sa Kanya. Mahal mo ba yung nangungutang sa'yo na ayaw magbayad?
Mga minamahal ko, mahal ka ng Panginoon kahit marami kang utang sa Kanya. Amen po ba? Kaya, mga minamahal ko, ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko, sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus, oo, marami silang pagkakasala. Ngunit bagamat marami silang pagkakamali, mahal ko sila at ayaw ko na sila'y hindi maliligtas. Kaya, kamatayan ang kaparusahan sa kasalanan, ako ang magbabayad ng kaparusahan para sa kanila. Sabi sa Juan 15:13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Mga minamahal, ito ang ginawa sa atin para sa atin ng Panginoong Hesus. Kamatayan ang kabayaran, ako ang magbabayad para sa inyo. Binigay niya sa atin ang kanyang buhay upang tayo'y mga ligtas. Bakit kinakailangan ng Panginoong Hesus na magdusa sa krus? Sapagkat buhay ang nakataya, buhay rin ang kapalit, mga minamahal ko. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Sabi pa nga sa Marcos 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Binigay ng Diyos ang kanyang sariling buhay. Siya hindi nagkasala upang ipalit sa buhay natin, nating mga lugmok at lubog sa kasalanan, kagaya ko. Isa sa mga favorite ko na quotes, okay, about this topic. Ito ang sinasabi. Christ was treated as we deserve, that we may be treated as He deserves. He was condemned for our sins, in which He had no share, that we might be justified by His righteousness, in which we had no share. He suffered the death which was ours, that we might receive the life which was His. By His stripes, we are healed. Mga minamahal, ito ang difference ng Christianity laban sa ibang relihiyon. Sa Islam, meron silang tinatawag, bago ka maligtas, kailangan mong masunod ang 5 pillars. Sa Buddhism, kailangan mong masunod ang 8-fold path. Sa Hinduism, kailangan mong maging very virtuous na tao. Sa Katolisismo, kailangan mong magpenitensya, magrosaryo at marami pang iba. Sa Kristyanismo, tatanggapin mo na lang ang kaligtasan. Ginawa na iyon para sa iyo ng Panginoon. Tatanggapin mo na lang. The difference between Christianity and all other religions is the do versus the done. All them are teaching you to do this to be saved. Jesus tells us, I have done it all. Please accept it. Gagawa para maligtas o tatanggapin na lang upang maligtas? Mga minamahal, kung ito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, ito ay napakalaking good news. Ito yung tinatawag natin na ebanghelyo o sa English ay gospel. Ang English nito ay good news of salvation. Kahit pa ba bad news na tayo ay nagkasala, ang good news ay gumawa ang Panginoon ng paraan upang tayo ay maligtas. At ito lamang ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon. Kung nagdududa ka kung mahal ka ba ng Panginoon sa dami mong ginawa, tignan mo lang ang krus ng Kalbaryo. Kung ikaw ay may pagdududa, tignan mo lamang ang sakripisyo ni Kristo sa krus. Mga minamahal, nabanggit natin kanina ang pagpapacheck up sa doktor. Ipagpalagay na lang natin na tayo'y na-diagnose na mayroong tumor sa ating tagiliran at sinabi ng ating doktor sa atin na mayroong operasyon na hindi naman kamahalan. If you undergo with this surgery, you will be healed and you will be okay. At ipagpalagay na lang natin na mayroong ganitong nangyari at sabihin na lang natin na mayroong operasyon, ngunit, tumanggi ka sa operasyon. Mga minamahal, ano ang mangyayari kapag tumanggi ka sa operasyon? Ikaw ay mapapahamak.
Ngayon, kung tatanggi ka sa operasyon, bagamat inoffer naman sa'yo ng doktor at hindi naman ito mahal, mga minamahal, anong magagawa ng doktor para sa iyo kung ikaw mismo ang tatanggi? Sinabi nga sa Hebreo 2:3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Kung tayo'y hihindi at kung pababayaan natin, gaya ng sabi dito, ang ganito kadakilang kaligtasan, paano tayo makakatakas? Mga minamahal, the surgery is free. You just have to accept it. And many people actually reject this message. But it is my prayer, my friends, that you will just accept this offer, this free offer from Jesus. He's going to pay for your sins and He's going to make sure that you are saved. Friends, ito yung isa sa aking favorite na topic sa Bible kasi ito yung talagang good news. Wala kang gagawin, tatanggapin mo lang sapagkat ginawa na para sa'yo. Ngunit, hindi sapat yung 20 o 22 minutes na mayroon ako para ibuklat at idetalye sa inyo yung mabuting balita. Kaya, para mas lumalim yung ating pag-aaral, mas maganda siguro na ating may apply siya sa ating buhay. At sana'y tayo dumako na ngayon sa ating buzz session. Meron po tayong tatlong katanungan para sa ating group discussion. At ito po ayon. May mga bagay ba sa buhay mo na gusto mong mapatawad? Katulad ng nagawa mo nakaraan, ano iyon? Ano ang pakiramdam mo kapag binibigyan ka ng isang mahalagang regalo na hindi mo inaasahan? Paano kung ang regalong ito ay si Jesus na magdala ng pag-asa at bagong buhay sa iyo? Gusto mo bang tanggapin? Tayo po'y dumako na sa ating buzz session. Tayo po'y maggrupo-grupo na ulit at tayo'y mag-usap.
patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan sa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Topic po natin sa gabing ito ay pagtubos. Sinabi sa Epeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sinabi po natin biyaya, ito'y regalo o kaloob ng Diyos sa atin. Ang kaligtasan, mga minamahal, ay regalo sa atin ng Diyos. Sinabi pa, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sa langit, mga minamahal, walang magyayabang, walang magmamalaki, walang magsasabi na kaya ako narito kasi marami akong perang i-donate, marami akong taong natulungan. Sa langit, makakapasok lamang tayo sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesus. Kung kailangan ng pera para makapasok sa langit, ang sunod na tanong ay, magkano ang langit? Kung ang kaligtasan ay nakabase sa pera, paano naman kaming mga mahihirap? Kung ang kaligtasan ay nakabase sa mga mabubuting gawa, ang sunod na tanong ay, gaano karaming mabuting gawa?
kung ang kaligtasan ay nakabase sa paggawa ng mabuti, paano na lang ang kagaya kong masama? Ngunit, mga minamahal ko, ito ang mabuting balita. Hindi mo kailangang bilhin. Hindi mo kailangang paghirapan. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan. Ang kailangan mo lamang ay tanggapin. Marahil ay natanong mo sa iyong sarili, paano ko tatanggapin si Jesus? Ito'y napaka-importanteng tanong. Paano mo tatanggapin ang kaligtasan? Paano mo tatanggapin ang Panginoong Jesus? Una, aminin na tayo ay makasalanan. Aminin natin sa Panginoon na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pangalawa, maniwala na ang Panginoong Jesus ay namatay para sa ating kaligtasan. Para sa ating kasalanan. Pangatlo, patuloy tayong lumapit sa Panginoong Jesus. Pang-apat, magpahayag ng ating mga kasalanan, ng ating mga nagawang mali. Sabi sa Biblia, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi na natin kailangan dumiretso sa tao. Hindi na natin kailangan sabihin sa pari. Pwede na tayong dumiretso sa Diyos. Aminin natin ang ating mga ginawa, ang ating kasinungalingan, ang ating kahalayan, ang ating mga pagnanakaw. Aminin natin lahat sa Panginoon. Sinasabi ng Biblia, tapat siyang magpapatawad. At hindi natin ito aaminin sapagkat tayo'y nahuli. Aaminin natin ito sapagkat na-realize na natin na ito ay mali. At higit sa lahat, na-realize na natin na nasaktan natin ang puso ng ating Diyos. Panglima, imbitahan natin si Jesus sa ating buhay. At ang huli sa lahat, atin siyang pasalamatan sa kanyang kaligtasan. Diretso tayong manalangin sa Panginoong Jesus. Tatanggapin niya tayo. Ayan ang kanyang pangako. Sabi nga sa kasulatan, sabi sa kasulatan sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Buhay na walang hanggan, walang bayad. Eternal life, free. My friends, you cannot get any deal better than this. Your life for His life, and He's going to give you an eternal life. Mga minamahal, nawa, sana itanggapin natin ang kaligtasan na inoffer sa atin ng Panginoong Jesus na libre at bibigyan niya tayo ng panibagong buhay at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Mga minamahal, sana po'y naintindihan natin ang mensahe sa gabing ito. Mga minamahal, meron po ba tayong natutunan? Can you please say amen kung meron kang natutunan kahit isa lang? Amen. Mga minamahal, kung gusto po natin tanggapin ang ating Panginoong Jesus, tayo po'y manalangin at dumiretso sa Kanya. Iniimbitahan ko po tayong lahat na tumayo para sa ating panalangin. Tayo po'y umuko para sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, inaamin po namin sa inyo na kami ay lubos na nagkasala, Panginoon. Naiintindihan po namin, Panginoon, na hindi namin maiiligtas ang aming sarili. Naiintindihan namin, Panginoon, na kaya kayo ay namatay upang pagbayaran ang aming kasalanan na kami sana ang magbabayad, Panginoon. Naiintindihan namin, Panginoon, na sa dulo ng panahon, kami ay haharap sa iyo, sa iyong trono, at sasagutin namin lahat ng tanong at pagbabayaran namin ang lahat ng ito kung kami ay hindi maliligtas. Pero Panginoon, binibigyan mo kami ng daan na hindi na namin kailangan humarap at magbayad sapagkat nagbayad na ang iyong anak, Panginoon. Kahipuin mo ang aming puso. Natanggapin ka, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya ng kaligtasan, Panginoon. Walang bayad at buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat sa iyong regalo ng pag-asa. Ito'y aming samot dalangin sa iyong pangalan. Mga minamahal, kinabukasan, ganitong oras rin
Nabukasan, mas maganda at paganda ng paganda ang ating topic na mga po ay inyong itong naintindihan. At bukas ulit, I will expect you and I expect to see you. Maraming salamat po at magandang gabi.